nagbibigay ng bunga na ating makakain. Diba? So, purihin ang Panginoon. Kaya huwag tayong mainis kung umulan. Dapat tayo ay masaya. So, buksan natin ang ating Biblia sa Psalms chapter 67, verse 1 to 7. Nilagyan ko pa. Okay ka talaga. Nakulat ako kaya na. So, buksan natin Psalms 67, verse 1 to 7. Sabi sa English, "May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. The land yields its harvest. God, our God, blesses us. May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him." Tagalogin natin. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang pumatol sa manila. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Magpatuloy nawa yung pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus na itong aming pagbubulay-bulayan sa araw na ito, hinihiling namin ang pagbabasbas mo sa buhay ng bawat isa, maging sa salitang ito, na magbigay ng karunungan, kaalaman kung paano pa maisaayos ang aming pananambahan sa iyo at sa aming paglapit na sinasabi ng salmong ito na ang kahilingan ay ang pagpapala mula sa puno ng iyong biyaya. At naniniwala po ako, kanina pa lang sa aming mga awitan ay pinagpapala mo na ang bawat isa. At maging sa pagpapatuloy namin pagsaliksik ng iyong mga salita, marami pa kaming pagpapalang makakamtan. Kaya ibinabalik namin ang katagumpayan ito sa iyo lamang, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. So itong Psalm 67, pag trinage nyo ito, ay sa mga mahihilig magbasa, makikita po natin na ang Biblia, yung Psalm 67, connected dito from 66, 67. Ang pinaka-highlight dyan ay yung sabi doon kanina sa binasa natin, yung "The land yields its harvest, God our God blesses us." So kumbaga, yung verse 1 na sinabi, "May God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us." So ito po, napakaganda po ng pinapaalala sa atin. Sa atin. Bakit naalala ko ba yung pagbigyan? Sa atin ng Panginoon. So, ang ating title ngayon ay Prayer for the Country. Nung nakaraan, di ba, ano yun, panalangin din ang ating ang mensahe ng nakaraan. Tapos ngayon, prayer for our country. Bakit kailangan natin ipanalangin ang ating
bansa or why should we pray for our country? So dapat tayong manalangin para sa ating bansa para magkaroon na tayo ng matuwid na mga pinuno. Okay? Matuwid na pinuno at matutuwid na mga mamamayan. Upang tayo ay makapamuhay ng mapayapa, di ba? Napakaganda. Kung matuwid ang ating mga pinuno at matuwid ang mamamayan, tayo ay makakapamuhay ng malaya na walang pangamba. Di ba? Kasi lahat matutuwid eh. Wala nang mag-aabang sa atin dyan para kunin ang cellphone nyo at sa kanyang wilos nyo o ano pang bagay. Wala na rin magbubudol-budol sa atin. Di ba? So, makapamuhay tayo ng mapayapa, tahimik, na may kabanalan at tamang ano, pag-uugali. Kaya tayo na rin ito sa gawain. Ito ngayon, every Sunday, lumalapit tayo sa Panginoon, nag-aral tayo ng salita. Kasi nga po, yung pinakamahalaga ito, dito tayo na itutuwid ng Panginoon sa pang-araw-araw nating ginagawa na base sa kanyang mga salita. Kasi kung wala ang salita ng Panginoon, hindi po tayo mababago. Kaya pag tayo ay malalim na sa salita ng Panginoon, doon na natin makikita na naiiba na rin ang ating pamumuhay. Ang behavior natin, pag-uugali, ay nawawala. So dito sa ating passage sa ngayon, may mga sinasabi ang Panginoon kung bakit kailangan natin ang manalangin para sa ating bansa. So yung passage na yun, may tinutukoy dyan. Kung bakit kailangan natin manalangin para sa ating bansa. First, why we should pray for our country? Ang unang-unang puntos ko po rito ay that God would reveal His plan of salvation for the people. Para malaman ng tao, maipaunawa sa tao, maipakita sa tao kung ano yung plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung ano, plano, layunin, purpose, or ano pa man, para maipakita po sa atin, o maipakita sa lahat ng tao. Sabi ng verse 1 and 2, may God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. So kung pag nakikita natin ito na, kumbaga magliwanag sa atin ang mukha ng Panginoon. Literal ba ito? Parang LED at ang mukha ng Panginoon dito. Kasi sobrang liwanag. O dagdagan pa natin, baka maging laser. Pero huwag yung matapang na laser dahil baka masunog tayo. So ibig sabihin dito, ipinapaunawa sa atin ang mga layunin niya para sa ating kabutihan. So makikita natin sa verse 2, so that your ways may be known on earth. So ang kanyang layunin, ang kanyang plano ay malaman ng sanlibutan. Sino ang sanlibutan? Tayong mga tao. Kasi ano bang epekto ng sanlibutan kung walang tao? Bakit tinutukoy ng Biblia yung for God so loved the world? Hindi naman yung physical na world yun, kundi ang minamahal, yung laman. Yung tao na nandito sa mundo, mahal tayo, kaya binigyan tayo ng kapatawaran, pangunawa, para makapanumbalik sa Panginoon. So kung mapapansin nyo dyan, sa Tagalog verse 2, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. So salvation. So pinapakita dito, His plan of salvation for the people ay siya yung pinapakita ng Panginoon. Yung pinakamagandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin upang mailigtas. Diba? So kung hindi natin alam ang plano ng Diyos sa buhay natin, nawawa po tayo. Dahil may iiwan tayo sa buhay ng mali. Kung hindi mo alam ang ruta ng sakaya ng LRT, na ang last trip pala alas 8, kahit hindi ako sumasakay, baka akala mo, pumunta ka, mayroon pa, pero wala na. Babalik ka na ulit. Sayang ang oras. Mag-iisip ka, bakit wala na sila, naiiwan na ako. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 3, una sa lahat,
ipinakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang iyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. So, napaka itong sulat ni Paul kay Timothy. Binanggit niya dito. Sa verse 2, idalangin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan nito. Anong katotohanan? Yung plano niya, yung layunin niya, yung kaligtasan ng mga tao. Yun ang gusto ng Panginoon maunawaan, maintindihan ng bawat isa. Kasi pagdating ng Judgment Day ay di na masisisi ang Panginoon. Kaya kung ang tao, lahat na nandito sa mundo ay maayos ang pamumuhay, patuloy ang pagdating ng kalooban ng Panginoon sa atin. So makita po natin na kailangan niya ang lahat ng tao ay maligtas. Kumbaga, sa bansa, sa country ng Philippines, nais niyang maligtas lahat ng tao dito. Pero depende pa rin yan. Ang ganda nga kanina ng Awitin Revival. Actually, bakit kailangan ang revival? Tayo lang naman kasi nagkukulang eh. At hindi makakaroon ng revival sa'yo kung ayaw mo rin. Pag ikay buong puso paglapit mo, ang doon ang presensya ng Diyos sa buhay mo, kaya mararamdaman mo, na-revive ka. Ang totoo yan, kung hindi ka nag-initiate, pagpunta sa Panginoon, wala rin revival, mangyayari sa buhay. Kasi ang Diyos, laging handa yan. Ang tao, laging hindi handa. Pero sabi nga, laban-laban lang. Parang malita. Laban tayo ng laban, para malagpasan natin yung mga sakabal sa buhay natin sa araw-araw. So, mas maraming mananampalataya sa isang bansa, mas matiwasay, mapayapa ang pamumuhay. At ano pa? Ang doon na yung God will show His mercy to the country that people may know. His name. Para ang doon sa atin, ang awat ng Panginoon. Kaya naawaan tayo ng Panginoon dahil sa pagpapakumbaba natin. Kung makapansin nyo ang salmo dito, ang tono ng pananalita ng salmo, ng 67, chapter 67, ano doon yung pagmamakaawa, paghingi ng baga, nangangailangan ng sakdulo. So kung ganun tayo, humingi, lumapit sa Panginoon, kasi iba yung hingi na hindi nangangailangan. Pahingin. Pero kung hihingi ka talaga ng ano, kahit paantayin ka, kahit iwanan ka, hindi ka aalis. Kasi kailangan mo. Kung gano'n, para sana sa atin, sa harap ng Panginoon, gano'n tayo. Pero kung tayin, Lord, kasi iwanan mo ng Lord, ay walang mangyayari. So dito nakita natin ang kanyang ninanais ng writer na ito, na hindi pinakilala kung sino. Hindi ito si David, ha? Mga Jewish people. So sabi sa Proverbs 14:34, ang matuwid na pamumuhay na lumamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bansa. Okay? Ngunit kung sila ay magkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. Kaya sorry na lang kung mapapansin natin yung nangyayari sa ating mga nasa taas ang posisyon, pagalingan, pero sino na babaya sa ibang bansa? Ano nang rating ng ano ngayon? Pangilan na tayo sa corruption. May ano yan, dati kinuha ni ano yan, sino ba yung babae na matapang? Si Miriam. Binuking yan eh, linabas lahat. Kung tayo matitino, dapat sana hindi na tayo nakalista doon sa number ano ng corruption, parang na 20, tumatok na 20.
less at mga 57 degrees sa range na yan. So dito, sinabi mismo ng Proverbs na ang matuwid na pamumuhay ng mamamayan ay magpapaunlad ng kanilang bansa. Ngunit kung sila ay magkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. Kung ang bawat isa na tao lang ay matuwid ang pamumuhay, wala sa purong problema. Sabi ko nga lagi, sa isang komunidad, kung yan ay matuto lahat sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon at maging matuwid ang pamumuhay, wala tayong problema kung saan subdivision tayo naroon. Ngayon, di nga natin maiwanan na walang kandado yung pinto natin eh. Walang matuwid na namumuhay sa pagigil. Diba? Kung totoosin, ang Christian na mga bansa natin ay Christian country, pero bakit? Mukhang iilan na. So, possibly, dapat matuwid. So, why we should pray for our country? Sabi nga kanina, that God would reveal His plan of salvation for the people. Pangalawa, that the people would know God rules it with equity. So, yan ang point to God, that the people would know God rules with equity. Anong verse 4? May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. So, makita natin na would know God's rules with equity. Alam mo, itong equity na word ay ang familiar sa atin pakinggan ito eh. Pagdating sa mga stocks and mga business pa. Kasi ilang equity mayroon ka ba dyan? Ilang percentage of equity? Pero dito, ang equity na tinutukoy dito sa passage na ito means that God's judgment is fair. Pantay siya pag siya'y humusga sa tao. No one will be judged unfairly. Kumbaga, hindi siya, sa nakikita natin sa mga vlogs, sa katulad recently lang, famous si, ano yun, yung biglang gumano ng parental rin sa bisikleta, saka nakasakay siya. Kaya tingnan mo, nag-reside ng isang officer doon, kasi ang una niyang, ano, parang nakasign doon sa doon sa retired na yun, o sa na-dismiss na yun. Pero, nung bandang huli, lumabas ang katotohanan, nakalka lahat ang fight. Hindi fairly ang ano. So, kung ang tao talaga, kahit ang batas, ay ang nagpapatupad, ay pantay lamang. Kung sino ang nagkamali talaga. Huwag kakampihan yung mali na magiging tama. Kasi sabi nga, ang mapapahiya, kanina sabi ng Proverbs, ang bansa. Tayo na nandito, pero pag tama ang pamumuhay ng tao, aangat ang bansa. Bakit ang ngayon di umangatangan ang bansa? Yun nga, kaya ngayon ang ipagpipray natin na mabuksan ang kanilang puso, kaisipan. Sino ang kawawa? Ang ngayon, ang tao pag nakaupo na sa pwesto, bahala kayo sa buhay niyo, basta ako. Laging ganun, subi. Ang tawag yung parang ng sungka. Subi ng subi sa bulsa. So, nakita natin, so, no one will be judged unfairly. Everyone who does not receive mercy will receive perfect justice. Sabi ng Colossians 3:25, God has no favoritism. Walang favorite ang Panginoon. Kahit si David na napakalapit na sa puso niya, noong nagkasala, talagang nagkaroon siya ng disiplina doon. Konsekwensa sa kanyang ginawa. So sana ganun. Kaso pag uncle ko si ganito, patay na. Kawawa ka na. May nakausap ako dyan nung isang araw lang dito sa paligid. Ewan ko kung may nakakalag sa inyo dyan. Hindi ko nasasabihin kung sinong pangalan. Nakaupo siya, nasa oras ng meeting, bigla siya pinagsasaksak. Nasalo niya. Naupaka niya. Tapos, nung pagdating sa kaso, mukhang mataas ang kamag-anak, pag-alagala daw kayo. Pag nalalating, doon lang naman nananagsak. Ay kung ikaw maisunod mo.
Sabi ko, bakit hindi na ano? Ano doon, sabi, isa, dalawang taon ang ano, pero nakita ko doon, andun doon naman sa labas. Gala-gala. Sabi ko, kaya, kailangan talaga yung panalangin ng pinagbansa. Sa nangyayari, hindi pantay, hindi maayos. Yung pamumuhay ng tao ay hindi nasa tama. Kanino babalik yan? Kung paiksin natin, kasi ang ating topic dito about the country, kung ilalagay mo sa isang family, tingnan mo yung anak na laging pasaway sa kalsada, sino ang babalikan ng nakakahiya? Di ba tayo? Pero mo anak mo, ano lang ngayon, tapos lalabas, panggugulo na naman, sino ang napapahiya? Tayo. Kahit anong natin, aminin natin sa hindi, tayo pa rin yun. So ganun din, kung tayo responsible na mamamaya para makatulong sa pag-unlad ng bansa, dapat gawin natin yun. At siyempre, paano maging epektibo ang panalangin natin kung hindi natin gagawin sa ating sarili? Di ba? Makikita ka, nananalangin ka, panayaturo mo. Babalik na naman ako doon sa Parisiyo at yung publikano, hindi ako katulad dyan, hindi ako katulad dyan. Sabi doon, ang tinanggap, yun ang dadagog ng dibdib niya. Dahil halos di makatingin siya sa Panginoon dahil sa kasalanan niya. So sana ganun tayo. Nagmamakaawa ka sa Panginoon, katulad ng binanggit dito sa Psalm, na ikaw, ang totoon ang iyong kababaang loob sa Panginoon. Humihingi ka ng gracious blessings, mercy. Biro mo yun. So sa mga leaders ng bansa na gumawa ng tama, they will be rewarded. Yun naman yun eh. Pero sa mga corrupt leaders, they will be judged. Sigurado yan. Marami na tayo na obserbahan kung matalas lang ang inyong pakiramdam. So, hindi makakawala sa mata ng Diyos ang kanilang mga inama. God is omnipresent, omniscient, omnipotent God. Kahit nasaan ka, akala mo wala na nakakita sa'yo, pero ang Panginoon, kitang-kita ka. Ngayon lang na uso yung CCTV yan na nag-verify. Eh, ang CCTV ng Panginoon, hindi nasisira. Dito, pag mag-verify ka ng CCTV daw, dito eh. Eh, para daw sa ano, magbabayad ka pa daw ng 50. Eh, huwag kong totoo yun. Meron pang isa na nakawan ng bisikleta dyan sa may paligid. Tapos nung pupunta daw, verify. Sabi nung ano, bis na ako na nga na nakawan, nagbayad pa kong 300 para makita yun. Ganun ba yun? So, sino bang mayari ng CCTV? Tanong ko lang. Sino ba nag-install nun? Bakit? Napanood nyo ba yung doon sa kalsada na nag-aabang na yung nakamotor, sumilong lang dahil umulan, tapos hinihingil ng parking? Napanood nyo yun? Tapos sabi niya, bakit sino ka? Private property? Na private property pa. Akala mo siya may-ari ng kalsada, hindi naman parking. Dito sa gilid. Oh, baka may kakilala ka dito kaya ayaw magbayad. Pinakot pa ngayon yung nagbayad na lang yung tao. Resibo, sabi niya, pinalikan. Aliwag, sige na lang. So tingnan mo ang ugali ng tao ngayon. Sino napapaya? Yung area na yun doon, kasi may mga polis doon, may mga walang umaawat, kundi parang pinagbibigyan pa yung gano'n. Eh kung ikaw napadaan doon, tapos ang pera mo, eh tamang-tama. Kaya ka ngayon, magwawala ka. So nakita ko natin dito na kung ikaw ay naghihirap sa kasalanan, di ko namang ginawa, hindi naliligin yan sa Panginoon, di ba? Kapag ikaw ay nagkasala na pinipilit mo gawin ang mabuti, pero sa mata ng iba ay kasalanan, itataas ka ng Panginoon. He will exalt you in due time. So nakita natin ang example ni Jose, ni Joseph, doon sa kay Potiphar. Alam na yung iba hindi pa nakakaalam na hindi naman niya ginawa, yung misis nagtuturo na ano, gusto daw siyang halayin, na hindi naman. Yung pala si misis lang ang may gusto kay Joseph. Kaya ang ano doon, kung makikita natin, yung Joseph na yon ay siya, pag lumapit sa kanya yung chicks, tumakbo siya pala yun. Kaya sabi ng asawa, nire-rip ako ng ano, pero wala naman. Pero yung naalala kong Joseph natin eh, ang takbo palapit. Ewan ko, siguro alam nyo yun. Imbis na lalayo, palapit.
At ano, sino ba yung Joseph na yun? Naging presidente ba yan? Ah, ganun yun. So yun, kung ikaw naman ay hirap sa kasalanan hindi mo ginawa, katulad nga ng kay Joseph the Dreamer, siya ay pinakura ng Panginoon. Dumahabang, nakulong siya, pero pinakita pa rin doon ng Panginoon na wala siyang kasalanan at binigyan siya ng authority over ano doon sa lugar ng Israel. So kung ang isang bansa ay makasalanan, gumawa ang Diyos ng judgment. Kung mapapasin nyo ang mong pinatubo, bakit kaya lumabas yung ganun? So ang iba, nung na-check nila, di ba ang gilid ng mong pinatubo, yung clocker base, ang subic base, di ba, tatadyan yung parang Bangkok yan. Alam nyo yung Bangkok o Pattaya na tinatawag sa Bangkok? Ang buhay doon, yung mga babae, nandun sa kasada, nagdi-display para nag-aabang ng customer. Ganyan ang lugar ng sa Ulunga po, sa ano. Di ba dyan nangyari yung isang napatay nung military? Na yung pala, nung nakuha niya, akala niya babae, hindi pala. O, di sinakal, di ba yun? So, nakita natin na kung sinagay ba yun sa balita, bago sa mag-abroad. So, ang ano noon, ang nangyari, yung area na yan, ibig sabihin, natad ng kasalanan sa Pilipinas. Ngayon ang Panginoon, alam mo, hindi nagugulog yan. Para magising ang isang bansa, ang isang lugar, nagpapadala siya ng mga bagay na parang magising mo. Sa personal ng tao, nagpapadala sa iyo ng mga sitwasyon para ikaw ay makaalala sa Panginoon. Pag ang isang bansa, isang syudad, ang country ay hindi na nakakaalala sa Panginoon, busy na doon sa lahat na pagkakataon na parang umunlad pero hindi naman maganda ang kanilang pagunlad. May mga halong hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nagawa ang Panginoon ng kaparaanan. Katulad ng sa ano sa pinatubo na yan, di papugahin. Di iyak ang mga tao doon ng mga araw na yan. Kung mapansin nyo, halos dinubyo na atang. Dumating ang panahon ng COVID, hira na nakakaalam sa Panginoon. So, bakit ako naging biktima ng COVID, pinaranas lang sa akin ng Panginoon. Pero pinuhay niya ako. Yun ang maganda doon. Ngayon, recently lang, mapapansin natin ang Maui, Hawaii. Makikita mo ang lalayo ng pagkita ng mga bahay. Tapos, yung mga bangka, yung mga bangka ay nandoon sa dagat kung bakit natupok ng apoy yun. Yung kamakita, nagaganyan yung ano, nag-iikot yung hangin na andoon yung apoy. So, mapansin natin, di natin alam kung ano ang gusto ipahiwatig. Yan yung sa Maui. Hindi natin alam kung bakit napakalawak naman yan na natupok eh. At saka may lugar na inispire. May mga lugar dyan nakatabi, pero yan, oras traffic yan, pero nasunog sila lahat. Traffic yun. Tingnan mo kalsada, ang layo ng mga building, eh lalo na yung bangka, ang nailagay dyan sa bangka, sa dagat, nakaparada sa dagat, nasunog. So, di mo malaman kung ano. Yun nangyari sa Himalaya, sa India. Nakita niyo yun? Halos napakalalaking building, bumubuo na lang. Yun nangyari sa, ano ba yung, sa China. Nangyari sa ano sa North Carolina, sa US. Umiikot na, tapos meron pa akong isang nakita dyan na nag-sunstorm pa, na pag nanundo ka sa loob, blanco ka talaga kasi di ko alam kung saan ka ngayon lulusok. So kung makita natin, kaya nga sabi ko yung kera-kera nila na gustong magkira, ano mangyayari? Eh, nature lang ang kalaban. Sa pugna. Kaya ba't di mo, ano, money? Ano bang nakasunod niya? Wala na? So, bakit inaalaw ito ng Lord? Kasi gusto ng Panginoon na paalalahanan ng tao. Nakakalimbo na kayo. Parang nababaliwala ng Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon kasi siya yung Creator. Siya yung nag-create ng buhay. Kaya tayong pinayagan sa
mundong ibabaw na lumabas dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kung wala ang Diyos, wala tayo sa mundong ibabaw. Kaya kung nakakalimot tayo, minsan kinakalabit tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga sipag na ganyan. So, ano ngayon ang kondisyon ng isang bansa pag nakakaranas ng ganyan? Tulad dati ng Brazil ba yun, nung unang COVID? Lumabas sila sa kalsada. Lumuhod sila sa Panginoon. Nananangin. Pinananangin nilang bansa. So, ganun, tingnan mo, nung siguro naman, ang ginawa ng COVID sa atin, kung magkakahiwalay kayo sa sambahayan, pinagkaisa kayo. Nagkaroon kayo ng fellowship, nagkaroon kayo ng close relationship, nagkaroon kayo ng close relationship sa Panginoon. Tingnan yung ginawa ng COVID. Kaya kung tutusin, hindi masama ang COVID. Masama doon sa mga tinamaan na muntik nang mamatay, pero in-spell, yun lang yung ganda. Pero, ang main purpose niya, tingnan yung pinaglapit kayo sa isa't isa. At naniniwala ko doon, lagi kayong nananalangin kasi wala na, hindi na kayo makalabas. Ay kung pinahaba pa yon, wala nang mabiling pagkain. Lord! Ayan, yan, doon tayo. Nasigaw pag ganyan. So makita natin na hindi lang natin alam kung ano ang kanilang matinding kasalanan sa Diyos, kaya nangyayari yan. So hindi na nila naalala o nakikilala ang Panginoon na tagapagligtas. Kaya itong binanggit sa Salmo, ang layunin ay kailangan may panalangin natin na maunawaan, maintindihan ng bawat isa, lalo na maunawaan ang nasa posisyon, ang kalooban ng Diyos, kung ano yung tama at mali. Hindi yung kahit na mali, nagiging tama. O, diba? Eh, saan ko ba nabasa yun na sabi niya, ikaw na magulang, dapat ipakita mo sa anak mo yung tama. Kasi yung mga mali mong ginagawa, nagiging tama sa kanila. Kaya paglaki nila, yun ang problema. So, Colossians 3, verse 25, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayaran sa kasamaan ang kanilang ginawa. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Itapon natin yan. Kaya we should pray for our country para di magalit si Lord sa atin. At padalhan tayo ng mga kalamayan. Kaya minsan, nawawala ng nananalangin, wala ng nagmimindje between God and the country. Minsan, pag katulad ngayon, eh, ilang linggo naman umuulan. So, ipanalangin natin na maging maganda lang ang may ulan man, huwag naman sumpa-sumpa. So, bakit kailangan natin ipanalangin ang bansa? So, naka point 1, point 2, itong point 3 ko, that the people would hear God, para ang tao magkaroon ng takot sa Diyos. Alam mo, pag walang takot ang tao sa Diyos, ang gulo ng bansa natin. Kahit na marami pang abugado niyan, paglabas niyan, gulo ulit. Hindi kayang pigilan niya ng sistema lang ng kaya nga, nagre-reklamo nang sa Philippine prison dahil umaapaw na raw na na ilalagay, yung nakukulong. So, dumadami ang nakakulong. Ang nakakulong. Pagdating ng ano, na pardon, lumabas, paglabas, problema pa rin ulit. Babalik na naman sa kulong. Inyo napansin yun. So, sino lang ang makakapagbigay ng kaunawaan sa kanya para tumigil sa bisyong kanyang kinakasanggol? Ang Panginoon lang. Marami tayo nakita ng testimony ng mga, kahit na nga yung anak ni Dolphy, na nakasuha ng arso na ata yun, yung pagsusunog, sunog. Doon siya nakakilala. Nung nakilala siya, lumabas siya, naging matino. Marami pa, hindi lang isa. Kaya ko lang nasabi yan, siya yung nasa YouTube na naipakita. So, makita natin, why should we pray for our country that the people would fear God? Para magkaroon ng takot ang mga tao sa Diyos. Sabi ng verse 7, may God bless us still so that all the ends of the earth will fear Him. Para ang lahat ng tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Kaya request dito ng Salmo,
pagpalain. Kumbaga, magkaroon ng blessing sa kanya. Yung blessing na sinasabi ko, nakita natin, yung binanggit ko kanina sa point 1 and 2. So, kung ang isang bansa ay may takot sa Diyos, tingnan nyo, less ang crime. Diba? Walang gulo. Pag less ang crime sa isang bansa, mapayapang makakapamumuhay ang mamamayan. Subukan nyo, pag hindi magulo ang bansa, maganda ang pamumuhay dito. Baka ma-record pa tayo ng ano yun, pangalawa sa pinaka-peaceful na bansa. Nakita ko ba lang doon sa ano, ang Abu Dhabi nasa number 3 ata, tsaka yung Iceland na number 1, ano, number 3 yung Abu Dhabi, tapos isa pang part ng UAE, Sharjah ata yung binanggit ko. So nakita mo, sa Abu Dhabi, hindi ka kakabahan kung lumabas ka. Kasi ang ano doon, subukan mo lang, pag nahuli ka ng polis, todas ka. Kaya doon, takot ang tao. Kahit na may nalaglag na, ano, na pera, ibabalik mo. Kasi, tatat ng CCTV. Mayroon nga akong, ano, Kristiyano na yun, ha. Nagkulang siya ng paalala sa anak niya. Siyempre, hindi naman alam ng anak. May nakita siya doon na masyal sila sa mall. Kilala ko ito. Kilala namin. Kilala ni Pastor. Ngayon, kasi humingi ng prayer, eh. Paano? Nakulong yung anak niya. Nung kinuha ng bata, siguro sa kabisihan ng tatay, kinanon, hindi siya nag-reply. Kaya binipit ng bata. Tapos, umuwi na sila, nagmamadali kasi magkabinay. Hindi nila alam, nasundan niya lahat ng natutukan ng ano, CCTV. Umuwi na sila, kinabukasan, tinawagan mismo yung driver. Ayan, driver, yung tatay niya. Kasi namonitor yung plate number. Tapos nung nakuha ang number, tinawagan kung kanino nakarehistro yung sasakyan. Kaya nga sabi mo doon, yung ID mo lang at telephone number mo, sapat na yan na matrace ka nila. Hindi katulad dito, nagpapalit ng SIM. Magagaling ang Pilipino, alam mo ba? Kaya hindi mahuli-huli. May mga kalokohan, palit ng plate number. Ginagaya kasi yung mga palabas na pelikula ng ano, na nagpapalit yung mga transport ano, na pinipindot, papalit ang ano ng ganyan, yung plate number. Ay doon, tinawagan siya. Tinanong, sino ito? Ay anak ko. Pagdating doon, walang interview. Yung kasakulungan ng yan yung bata. Kasi nga hindi na akalain na yun. Eh, visa lang siya doon. So, nangyari, yung pala, di, sabi ng iba, baka istay lang, ginawa lang na pain. Pero hindi, may nag-complain. Nalaglag daw talaga. So, ang point ko doon, hindi tayo makakawala sa mga sangkot na ganyang problema. Ha? O, lalo na sa Diyos. Kasi ang Diyos nga eh, tatat ng CCTV tayo. Maraming nakita. So, dito nga sa atin, sabi ko nga kanina, pag less and crime sa isang bansa, mapayapang makakapamuhay tayo. Mapayapang makakapamuhay na ang mamamayan. Sa Philippines, sabihin na lang natin, isang Christian na bansa ito. Balik na mo lang. Pero nasa atin ang mga ano, mga corrupt na leaders, illegal drug trade, smugglers, ano ba? Marami, pero Christian na bansa ito. Yan ang mahirap eh. So kayo na lang ang mag-isip kung ano pang may dadagdag ninyo. Kasi alam nyo naman, nasa News Clubbing, nasa YouTube, marami yan. So kaya kailangan natin ipanalangin talaga. So we should pray for our country na magkaroon ng banal na takot sa Diyos ang mga tao at maiwasan ang pagkakasala. So kung pinagpe-pray kasi natin yung mga tao, sabihin natin hindi man sila malalim pa sa salita ng Panginoon, pero may udyok talaga yan sa kanila na may pahiwatig sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, kung titigasan nila ang puso nila at hindi makikinig, ay wala na tayong magagawa doon. At least pinagpe-pray natin. Siyempre yung mga lipo, wala naman ang panahon yan sa kabisihan nila eh. Kabisihan sa ano, para kumita ng sobra-sobra. Kaya lang naman nagkakapanahon ang tao sa Panginoon pag nagkakaroon ng problema doon sa mga
bagay-bagay na kinakaharap natin. Saka tayo nagbibigay ng panahon sa Diyos. Pero pag tayo ay sagal na lahat-lahat ng bagay, bihi-bihira lang ang tao na makaalala sa Diyos. Kaya minsan, pinapaalalahanan tayo, pinapaalalahanan ang bansa ng ganyan. Kaya kung halimbawa, kayo na ang pinaka-presidente ng bansa, pag nakita nyo ng ganyan, dapat utusan nyo na mula sa LGU, hoy, manalangin kayo. Kayo, magbasa kayo ng Biblia. Siguro, ang laki ng kahit na pang retraining mo sa mga polis ngayon natin, lalong mas maproblema sa mamamayan. Imbis na sila magbabantay sa mamamayan, sila ngayon ang binabantayan ng mamamayan. Di ba? Sabi nga na ng interview kay ano, kung wala itong video na ito, wala na. Doon ang video nagpatunay. Tingnan mo kung gaano, samantala, sinusunod ko ng polis ng ano, pera ng bayan yan kasi yung na binabayaran at pagbili natin, doon kinukuha. Pero ngayon, imbis na poprotektahan tayo, tayo ngayon ang baliktad eh. So, ganun kalupit. So, para magkaroon ng takot ang tao, marunong ang Diyos, gumagamit ng instrumento para ma-bulgar yung mga yan, para matanggal. O, katulad ngayon na nangyayari. Praise God, patuloy lang natin ipag-pray. Pero mahabang panahon ang pagtsatsaga ang kailangan natin gawin. Sabi ng Proverbs 9, verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." So ito nga, napakaganda nito. Ang takot mo sa Diyos ay lalo ka pa magkakaroon ng kaunawaan at magkakaroon ka pa ng karunungan, kaalaman. Kasi pag may takot na, ano kaya ang para hindi ako parusahan ng Panginoon? Ano kaya ang mas magandang gawin para hindi, ano, hindi ako niya paparusahan? So sasaliksik ka sa salita ng Diyos at lalong madagdagan ang kaalaman mo. Ay, ito pala, bawal pala yan. Akala ko tama yung ginagawa ko noon. Malihi pala. So nagkakaroon ng kadagdagang kaalaman ang buhay mo at naiiwasan mo yung mga bagay na mga mali. Kaya kung ang lahat ng tao sa isang bansa ay talagang masunurin sa salita ng Panginoon, walang problema yung namumuno. Kaya nagkakaproblema. Gusto ng pinuno na ganitong gawin, ano nangyari sa baba? Baliktad. So, malaki ang problema ng ating kinakaharap sa bansa natin. Sabi ng Isaiah chapter 56 verse 3 and 4, "Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala." Verse 4, "Pangako niyang pinitaway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo umaasat nananalig ako. O Diyos, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot." So saan? Pag siya ay natatakot, sa Diyos siya lumalak. Yun ang pinaka huwag sa kapitbahay. Kasi imbis na masasolbang problema, lumala tuloy. Pwede naman yun kung ang lapitan nyo, yung malawak ang pag-unawa sa salita ng Panginoon. Ang may papayo sa inyo yan ay magandang direksyon ng buhay. Naalala ko yan sa abroad. Nandun doon pa ako. Eh, humihingi daw sila ng payo eh. Lalong lumanap. Ano ba problema mo? Hindi ko makontak si Missy eh. Mukhang tapos po kwentuhan ng kapila. Kasi di ba, ganun ang ano. Tuwing Martes siya, Marites, di ba? So, anong nangyayari dyan? Marites, Martes eh. Tuwing Martes na nangyayari. So, ang nangyayari. Kaya bahala ko yung Bible study day ko, hindi ipat mo eh. Ang Martes. Sino ba may Martes? Ay, yun. Baka pagbalik sa Monday na kaya. Wala naman. So,
Maya pa lang natin, di ba? So, ang ano, mapapansin natin dito, sabi nga, tinatanong, ano daw yung ano, eh, hindi, kumakunta-kunta kang misis ko, eh, alam mo naman yung susun sa labas, yung dalawang kaluluwa, yun ang mahirap eh, yung dalawang kaluluwa, susun. Matikmano yan, mahirap kausap talaga. So, anong nangyari sa kanya, nakiinit ang ulo. Eh, hihingi siya doon payo sa kaibigan. Ay sabi ng kaibigan eh. Eh, kung nagluloko siya, magluko ka rin dito. O, tingnan mo yung payo. Di ba, ang ganda ng payo ng ano. Pero kung nasa Panginoon ka, ibang iba payo. So, kaya sabi ko nga, kung ikay lalapit, hihingi ng payo, hanapin mo yung malawak at malalim ang kalamok sa salita ng Panginoon. Para hindi masira lalo yung iyong gustong ayusin ng problema. Praise God! So, kapag ako'y natatago, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalaga. Pag-asa ko at iwanan. Doon tayo. So, pang-apat, we should pray for our country that the people would praise God. Para ang tao sa bansang yan ay laging nagpupuri sa Panginoon. At kung titingnan nyo, sino lang yung nagpupuri sa Panginoon? Yung may tamang relasyon sa Kanya. Ngayon, nandito kayo, nagpupuri kayo kanina sa Panginoon. Ay ilan lang tayo na nandito at ilang mga churches rin yung mayroon nagpupuri din. Pero ang lahat ng tao sa bansang ito, ang iba, siguro ilang percentage lang ang 3%, mga 4%, population, 125 million na tayo ngayon. Baka yung 25 million na siguro. O sabihin natin, mag 75 pa. Pero hindi. Kasi nag-survey kami niyan noon. Nung nag-aral pa sa Bible study, ilan lang. Ngayon dito, ang ninanais ng salmong ito ay kailangan ang mga tao ay bigay papuri sa Panginoon. So sa verse 3, sabi niya, may the people praise you, God. May all the people praise you. Kung mapapansin niyo, verse 3 at saka verse 5, halos iisang pagkasabi lang yan. Ibig sabihin, napakahalaga kasi dalawang beses na inulit yung mga salita na yan. Importante. Dapat ang mga tao ay magpuri sa Panginoon. Dapat ang mga tao, bakit? Kasi kung hindi ka magpuri, anong ibabalik ng Panginoon yung na sabi ko kanina, katulad ng mga kalamidad na darating, na imbis na hindi dumating, dahil nagpupuri ka sa Kanya, ay mga, alam mong Panginoon, parang ano yan, parang kung sa atin eh, naalala nyo ba sa probinsya, iwan ko, yung mga hindi na kasi siguro sa probinsya ang iba dito, iwan ko yung mga noon pa. Pag ikaw ay may nililigawan na babae, napakalayo niyan, ilang bundok ang lalakaran mo, maputik pa lalo ng takulan na ganito. Tapos ngayon, manghaharana ka, di ba? Harana? Bit-bit mo yung gitara mo, umuulan. Yung, ano, yung pang, yung payong mo, yung anahaw. Anahaw? O dahon ng saging? Yung dahon ng saging, medyo sigat pa yan, yung anahaw. Ganyan ka. One time, sinama ako, maliit pa ako noon. Eh, maliit pa ako marunong mag-gitar. Sinama ako nitong, may nililigawan siya doon, napakalayo, gabi. Mga mag-alas 7. Ay, alas 7 sa probinsya. Madilim na yan. Tapos ang aming ilaw pa, yung dahon na nyo, na ginagano siya para umapoy, tapos gumagano ka doon sa daan. Ang bira yan. Diyan na yun ang ano, nakita ko yung bahay ng ano, nagdudoon. Ay, dahan-dahan kami kasi sorpresa. Ay, pagdating namin doon sa ano, biglang na gulat yung aso. Oh, ay, pasay ka, kuyari. Bistado kami agad, hindi na ganyan siya makapagkanta ng ano. Di, sino yan? Lapit kami doon. Ayun na, gitara. Siyempre, alam mo naman yung magulang. Alam mo naman yung hinaharanahan mo. Pag hindi maganda yung kanta mo, baka hindi ka papasukin. Sabi nga ng iba niyan, tinatapunan pa daw ng ihi. Hindi naman siguro.
Ngayon, mapapansin natin yan, ang Panginoon, nagpupuri ka, nagpapasalamat, inaawitan mo, parang hinaharanahan mo yan. Pag maganda at usilak ang puso mo na naghaharana ka sa Kanya, natutuwa ang Panginoon, may pagpapala. Parang ganun din, pag ang ganda ng awit mo at nakita ng hinaharanahan mo na totoo naman itong tao na ito, sige, pasok na kayo, may merienda pa. Pero pag wala, pag inis na inis, masakit pakinggan, bukas na lang, busy ako. Iyon ang ano, alam Panginoon, napaka, alam ng Panginoon ang puso natin kung gaano tayo katapat sa pagpupuri sa Kanya. Hindi mo madadaya. Ito lang ang kagandahan, kaya ako nagsigasig sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi ko dito, kung talagang totoo ka sa Kanya, totoo rin siya sa'yo. Pero pag hindi ka totoo, kakalabitin ka niya, oh, patuhin mo yan, hindi tama yan. So sabi ng Psalms 96 verse 1-7, kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo ng mga bagong awit sa Panginoon. Yan. Verse 2, awitan ninyo ang Panginoon at purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagligtas niya sa atin. Ipahayag ninyo sa lahat ng mamamayan sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at mga kahanga-hangang gawa. Dahil dakilang Panginoon at karapat-dapat papurihan, dapat siyang igalang ng higit sa lahat ng mga Diyos. Dahil ang lahat ng Diyos ng ibang mga bansa ay hindi tunay sa mga Diyos, ang Panginoon ang lumikha ng langit. Nasa Kanya ang kapangyarihan at karangalan at nasa templo Niya ang kalakasan at kagandahan. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. So, dapat laging pinupuri ang Panginoon. Kung ang tao ay laging, lahat na tao sa bansang ito, ay nagpupuri sa Panginoon. Makita nyo yung biyaya ng Panginoon. Bago. Kaya mapansin mo dun sa verse 7, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo, purihin ninyo ang Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. So mapapansin po natin na napakaganda ng ginagawa paalala ng Panginoon sa atin. Kaya yung verse 3 and verse 5 ng ating passage, walang ibang pinapatungkol dyan kundi yung pagpupuri pa pakasalama. Kasi tayo, dati hindi pa natin alam, tumatanggap tayo ng blessing, sasabihin natin, ay salamat, swinerte ako. Sa swerte ka na, hindi ka na nagpasalamat sa Panginoon. Akala mo noon, hindi galing sa Panginoon. Nakakaawaan ka ng Panginoon, kaya ipinagkaloob sa iyo yan, na hindi ka man lang nagpasalamat. Pero ngayon, na nag-aaral salita ng Diyos, maliit na bagay, nagpupuri tayo sa Panginoon. Kasi, kahit wala tayong natatanggap, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Ay, humihinga ka pa. Subukan mong kinuha na ng Diyos ang iyong hininga. Ano mangyayari? Sabi ng Bible, para lang tayong katulad ng bulak na pagkaas, pusang nawawala. Napaka-exit ng buhay ng Panginoon, ng tao. Para tayong bulak lang na sa umaga ay matingkad, pagdating ng hapon ay lanta. Kaya yung panahon na yan na napaka-exit sa buhay natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung tumanda man tayo ng umabot ng 120 at malakas pa, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi ikaw lang ang mayroong ganyan. Marami kang makukuha. Di ba may 100,000, may 20 pa, baka 1,000 per year. Di 120,000 pa. Ayaw mo pa noon. Gusto niyo bang mabuhay ng 150? Ang sabi ko nga dyan, hindi ka pwedeng sumuway sa Panginoon. Kung gusto niya eh, anong magagawa mo? Sa Old Testament, sinang pinaka... Ilan taon? 99. Ha?
969. Ilang tao na yun? Leader na yun. And mahaba minsan, 40 pa na. Nalala ko tuloy kapatid ni Brother John. 47 lang. Biglang nainatake. Kaya biglang bumalik siya. So nakita natin na napakaisin ang buhay. Kaya yung panahon natin, habang malakas pa at may panahon, ibigay natin sa Panginoon yan. Kasi napakahalaga. Tayo rin ang magtatanggap ng biyaya mula sa Kanya. So we should pray. Why we should pray? For our country. We should pray for our country. Ito, number 5 ko. Point 5. That the people would be blessed. Para mapagpala ang mga tao. So, nananalangin tayo sa Panginoon para mapagpala ang mga tao. Para pagpalain ang bawat isa. So, pagpalain ang ating bansa at ando doon na yun. Pag pinagpala ang bansa, pinagpapala na rin ang bawat isa. Biro mo kung pinagpala ang bansa tapos wala nang kukuligtahin sa inyo na tapos. Di ba pagpapala yun? Buti nga sa Senyor, kahit pa paano may 20% dyan, gaganan mo lang yung ID mo. Kasi 32, ano? Pagkain. Kaya, magaling ang pagkaplano, eh, paano pa naman pupunta yung Senyor? Ay, puro ang kukunti na lang yung kain. Ang siguro ang gawin mo, order ka ng marami, may bit-bit ka na lang, kainin mo yan na. Hindi na, kasi, may 20% ka, ay, hindi ka naman ang ibang senyor, bawal yung matamis. Bawal yung kape. Eh, kape lang ang San Magdo. Hindi ka pa rin makaka-order. Pag-order mo ng ano pa, ano, kanin. Kukunti lang naman ang kinakain nila. Tapos ulit-ulit pa manood ng sini. Ay po, kaya naman libre yan. Kasi ang mga senyor, alam nyo, pagdating sa loob, matutulog lang yan. Hindi naman nakakaano yun. Natutulog lang sila. Comfort lang, nagpapalamig lang yan kasi mainit sa bahay. Punta doon sa mall. Higa na ganyan, babalamig. Isiset yung alarm. Pag-ring, uwi na. Parang si pastora nung isang araw, sabi ko, mauna naman matulog. Sabi niya, sige. Sabi niya, ang ganda nitong pinapanood ko. Sa day na yan, kung siya sa baba. Eh siya naman, kung gusto niyang matulog na maaga, saan mo lang ang TV at manood siya? Maya may tulog yan. Kaya noong bandang uli, hindi pa rin ako nakatulog. May binabasa ako, nagbabasa ako ng ano. Umakyat. Gising pa ako. Hindi pa naman ako nakatulog. Sabi niya sa akin, kwento niya sa akin. Ay, ang ganda nung napanood ko. Sige, kwento mo. Noong saka kwentuhan niya, mayroong isang portion doon na parang tumigil. Tapos sabi niya, tapos ganito, tapos ito na ang kasunod na. Teka, siguro sa mga ganito, nakatulog ka. Inihibit ko siya, nakatulog ka. Kaya sabi ko, kulang yung pinto ko sa akin. Naghahanap ako ng kadugtong nito. Bakit wala? Sabi niya, eh basta ganun na yun, dito na lahat. Sabi ko, kailangan panuhulin mo nito. Okay, nabigyan mo ako ng kwento, kaperaso. Tapos biglang tumalong sa ang layo na. Sabi ko, hindi, ano ang kadugtong dito? Ano nangyari? Eh, basta gano'n na yun. Sabi ko, nakatulog ka, ano? So, parang gano'n yun. So, that people would be blessed. Sabi ng verse 6 and 7, the land yields its harvest. God our God blesses us. May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him. So, nakita niyo yung verse 6. Nakakaroon ng magandang anin. Sa Tagalog, ang sabi ng 6-7. Sa Tagalog, nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ni Yahweh. Diyos namin, magpatuloy nawa. Naway yung pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. So, mapapansin natin dito. Na pag ginawa nyo yung unang point 1 na nilagay ko dyan, point 2 hanggang point 3, point 4, pagdating dito sa point 5, nakita mo, may resulta, biyaya, blessings. So, pinagpala na sila dito sa, ano, sabi niya, ang iyong gracia, yung gracious, blessings, nangyari ngayon.
nag-harvest na kami, umani na ang lupain namin. So ganun yun. Parang hindi mo napapansin later on, yung pagsunod mo, ang katapatan mong pagsunod sa Panginoon, nagugulat ka na lang, may mga blessings na dumarating sa iyo. So yun ang kabutihan pag tayo'y tapat na sumusunod sa Kanya. Sabi ng Psalms 118 verse 26, pinagpala ang dumarating sa ngalan ni Yahweh, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Pinagpala sa pangalan ni Yahweh. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 and 9, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan. So kaya ng Diyos ito na gawin sa bawat isa upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So, mabubuting. Hindi tayo pagpapalain kung hindi mabubuti ang ating ginagawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. So napakaganda. Kaya dito, sabi ko sa number 5 nga, sa point 5 ko, that the people won't be blessed. Pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Walang duda yan. Sabi ng Psalms 144 verse 15, mapalad ang bansang kanyang pinagpala. Mapalad ang bayang si Yahweh, Diyos na dinadaki niya. So kung ang bansa ay laging na itataas ang Panginoon sa bansang yan, sa ating bansa, ang pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy. Mahirap kontrolin niya kahit na economist ka pa, kahit na napakagaling mo na, pag hindi kasama ang Panginoon ka, walang maibubugayan. Kahit bantayan mo pa ang syudad, sabi ng Psalms 127, kung wala ang Panginoon dyan, walang kapuluhan. Kahit na maganda ang pagkakatayo sa bahay, kung wala ang Panginoon dyan, wala rin kapuluhan niya. Kahit mansyon pa yan, tingnan mo na lang ang iba dito, mayayaman, ang daming mansyon, kahit sa iba't ibang bansa, wala na sa kanila. Walang kapuluhan. Bakit? May hinahanap silang hindi mahanap eh. At ano yun? Ang presensya ng Panginoon sa kanilang buhay. Pag ang presensya ng Panginoon nasa puso ng tao, gaano man siya kasimpleng tao, ando doon ang kasayahan at kagalakan sa kanya. So kung ang bawat isa dito sa bansang Pilipinas ay mayroong ganun, pagpapalain pa lalo ang bansang Pilipinas. Dahil nakikita ng Diyos na ang bawat isa ay tapat na sumusunod sa kanyang kaluluwa. So makikita po natin sa summary, sum up ko lang po yun. Why should we pray for our country? Una, that God would reveal His great plan of salvation for the people. Mas maraming matuwid sa isang bansa, mas mapagpapalain ng Diyos ang bansa. Proverbs 14:34, ang matuwid na pamumuhay ng mamamayan ay mapapaunlad ang kanilang bansa. Ngunit kung sila ay magkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. Point 2, why should we pray for our country that people would know God rules with iniquity? Matuwid ang Diyos kung humatol. Wala siyang favoritism at kita niya kahit na palihim na gumagawa ang mga makasalanan. At siyang naparurusahan ang mga gumagawa ng kasalanan. Sabi ng Proverbs 11:20-21, ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam. Ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Verse 21, ang taong masamay di makakaligtas sa kaparusahan. Ngunit hindi maaano ang buhay sa katuwidan. So point 3 natin, that people would fear God. Proverbs 19, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. So, ang apat, why should we pray for our country? That people would praise the Lord. Magpuri, magpasalamat sa Kanya.
Psalms 96 verse 3 and 4, ipahayag ninyo sa lahat ang ng mamamayan sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at mga kahangahangang gawa. Dahil dakilang Panginoon at karapat-dapat papurihan, dapat siyang igalang ng higit sa lahat ng mga Diyos. So, panglima, why we should pray for our country, that people would be blessed. Sabi ng Psalms 144:15, mapalad ang bansang kanyang pinagpala. Mapalad ang bayang si Yahweh, Diyos na dinadakila. So, kung tayo po lahat ay may isang katuparan natin ito, yung 1 to 5 na yan, tingin ko ang Panginoon ay pagpapalain tayo. Dahil the more sa individual na nabasihan, the more na ikaw ay dapat na lumalapit sa Diyos at sumusunod sa kalooban niya, patuloy naman ang pagbuhos ng pagpapala sa iyo. So kung ang bawat isa sa buong bansa at silang lahat ng kakaisa at lumalapit sa iyo, ang pagpapala ay tuloy-tuloy. So tumayo po tayong lahat at tayo nagagawa. Lord, salamat sa mga mensaheng pinagkaloob mo sa amin ngayong umaga. Tunay na dapat ka lamang papurihan, pasalamatan, dahil napakaganda ng mga plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Magandang plano mo sa bansang ito, sa bansang Pilipinas. Kaya patuloy namin itinatas ang iyong pangalan sa bansang Pilipinas. Lord, your gracious blessings ipagkaloob mo sa bansang Pilipinas, sa buhay ng bawat isa. At lalo na sa umagang ito, sa mga nakikita mo sa bawat isa sa amin. Alam mo yung kahinaan, kakulangan, at mga bagay na hindi namin nagagampanan para sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban nang sa gayon ang pinakamabubuting layunin mo para sa buhay ng bawat isa ay magkaroon ng kakumpayan. Kaya Lord, sa bawat isa na nangangailangan, patuloy kong hinihiling sa iyo ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Lord, igawad mo ang iyong pinansyal na pagpapala. Igawad mo ang material na bagay na pagpapala para sa kanila. At lalo na sa spiritual na pagpapala. Lord, napakahalaga ng kami bigyan mo ng karunungan, kaalaman kung paano pa namin maunawaan ng sa malalim na kaparaanan ang mga ninanais mo pa sa aming mga buhay habang kami ay narinito sa mundo. Kaya salamat sa ginawa mo ngayon sa aming kalagitnaan, sa bawat isa na dinala mo dito. Patuloy namin inaangkin ang katagumpayan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At binabalik namin ang papurihan sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen.